Darren, first of all, you're here in ASAP. It's the 30th year anniversary of the TFC. Yes. And daming fans abroad. So what can you say about this? Actually, para siyang 360 experience for me. Ay, 360, full, isa pa. Para siyang full circle moment for me yun po. Kasi, syempre, as a Canadian, we have TFC growing up. I've always watched the Pamilya shows. Tapos ngayon, parte na po ako sa isa sa mga kumakanta ng theme song. And 10 years ago, sa 20th anniversary, ako rin po yung kumanta. So, it's just an opportunity that I'm always so grateful for. Ayun. Pag-usapan naman natin yung theme song. What is it about? And bakit natin ginakanta to para sa mga mga OFW? Syempre, this is dedicated to all of our OFWs po, sa lahat ng mga hindi nakaka-uwi masyado sa Pilipinas because they are away from home. Because of TFC, we want to make them feel na at home pa rin po sila pag pinapanood yung mga programa natin sa ABS-CBN. So that's what the message is all about po. Segway na rin ako. You're gonna have your own concert, your 10th year anniversary concert on June 1. Yeah. Ano pakiramdam na magka-concert ka na? Finally. Grabe po. Pag nakikita ko dati yung mga artist na nagsiselebrate ng 10 years, parang grabe ang tagal na nila sa industriya. Matagal talaga yung 10 years, pero once you're in the business, ang bilis lang pala talaga. And I'm just so excited. Siyempre kinakabahan po, pero I can't believe that it's finally happening on June 1. Sino mga guests mo? Ano po, secret pa. Hindi pa namin ina-announce. But of course, lahat ng mga guests ko connected sa journey ko po sa industriyang to ever since The Voice Kids. So, ayun. May hint na kayo dun sa The Voice Kids. Secret. Ay, so marami kang guests for sure. Opo. Ano naman kakaiba na mapapanood sa dito ng mga fans? Ano po siya talaga eh? Parang lahat ng mga performances may nostalgia kasi konektado nga po sa journey ko in the industry from The Voice Kids. Lahat ng mga kanta parang it's a way of expressing myself din. Tapos ayun, talagang pinag-isipan po namin, ayaw namin yung parang walang connect yung mga prods. Everything's just kind of a flowing story. Sino yung ano mo ba? Sino yung naging coach mo? Ate Sara. So darating mo si Sara? Ako, abangan niyo po. Ay, tapos nag-agree na rin kami na itong yesterday. Okay. Yung showtime, finally, it's on. Yeah. Ano pa kinamdam niyo part of it? Grabe, hindi ako makapaniwalang kahapon lang yun. Parang daming nangyari, but of course, I'm so, again, grateful kasi parte na po ako ng mga main hosts. And hindi ko po inasahan kasi dati guest lang ako sa showtime, naging hurado, tapos ngayon host na. It's a surreal experience kasi no one expected this to happen po talaga. Never in our wildest dreams did we think that one day makakasampa tayo sa GMA. So maraming salamat po sa, syempre sa mga bosses ng GMA sa tiwala for giving us that time slot as well. Yeah, you're younger in the industry for 10 years now. Ano pa bang wish mo para sa sarili mo in your career? Syempre po, parang I'm just so content with what's happening in my life kasi syempre ay nga po may noontime show ako, may variety show pag Sunday, tas sa weeknight sa Kent by Me Love napapanood din ako. So what more can I ask for, you know? Just more blessings and genuine happiness siguro. Speaking of genuine happiness, people are looking at you as really happiness. Pero pinagulat nila na parang yesterday, nakasabi ka nga na you're single. So, yeah. Kasi ang dami nga nag-aakala na kung dalawa ni Cassy. So, your thoughts about that? Makulit sila eh. Sabi naman, best friend lang kami ni Cassy. So, syempre po, ayun, nagulat din ako kasi trending yung pangalan namin ni Jillian. May mga ships na, Jill Ren, Dar Jill daw. And she's very chill. Nag-uusap na kami, nag-iisip ng collaboration in the future. Tsaka kung papayagan, pwedeng tumawid. Ayun. Pero pagdating ni Cassy, so purely best friends lang kayo. Never had in a relationship with her. No naman, yeah. Cass and I, we're always there for each other. Tsaka, ayun, best friends talaga eh. Parang, it's something that a lot of people, I guess, won't get. Hindi ko alam kung paano explain, but syempre, andun pa rin yung pagmamahal namin para sa isa. Pero you're not looking at your friendship as maybe next time on the level up, you don't see it. No, not right now, no. Alright, focus muna sa career. Yeah, parehas kami. Alright, thank you so much. Thank you po.